Open na po kayo ng ano, ating panalangin. Thank you, Lord. Let's bow our head. Father, we just want to thank you for tonight, Lord. We thank you for this wonderful day that you had given us to study your word, Lord God. Open our hearts and our minds that we may be able to understand and give us wisdom, Lord, to understand your word. Salamat po sa aming tagaturo ngayon. Panginoon, i-bless niyo po siya. Bless our pastors that will teach us tonight, Lord God. May your Holy Spirit be upon us. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Facilitator natin si Pastor Bert. Ako ba? Pero Pastor, bago kayo pasa sa'yo, may tanong lang ako sa kanila. Bakit nyo, since alos lahat tayo, lahat tayo dito, bakit nyo kinonsider or bakit kayo pumunta dito sa sa Amerika? Anong reason? Bakit kayo nag-migrate sa Amerika? Diba? Kasi kami, for example, ang reason namin ay yung wife ko natanggap siya sa LAUSD bilang guro. So, kaya kami napunta dito. No? Kayo, anong reason na... Kumbaga, ang main reason namin is for greener pasture. Diba? Kumbaga, gusto natin ng mas magandang buhay, mga ganon. Kumbaga kayo, anong reason bakit nyo consider ang Amerika? Bakit nyo iniwan ang ating inang bayan? Yan. Ang lalim. Okay. Sige. Sinong gusto magsimula? Ako, Pastor. Okay. Go ahead, Tita Pepot. One main reason, yun yung time na nagsara na we were forced early retirement kami. Nasa high school pa lang yung dalawa kong babae, nasa elementary yung mga bata. Dumating yung pastor yung point na magpapabili lang si David ng isang mais, hati sila ni Stephen, paghahatid siya sa school sa Quiapo, hindi ko mabili. Dumaan kami sa point din na ang lunch namin, dinner namin, noodles. So, yun yung nag-decide kami ni Ben na tuta ko sa States, pagtitingin ako na mag-sponsor, yeah. Pag wala mag-sponsor, siya ang pupunta ng Saudi. Ako ang nakakuha ng sponsor, kaya ako ang umalis. Oh. Para sa mga bata, para makapag-aral. Kung hindi sila makakatapos. Mm-hmm. Yan. Ganda ng story niyan. Papadala natin yan kay Anay. Bahala, alam mo kaya. Kay Mel Chanko. Kayo, Tita Amy, paano kayo pumunta dito? Bakit? Bakit kayo nag-decide na mag-migrate? Pumunta? Bakit kayo nag-decide? Ano din po, ang reason ko ay para din magkaroon ng greener pasture, lalo nga na para sa future ng mga ng dalawa kong anak. Kaya kahit walang nag-petition sa amin, so, naghanap din ako ng kami ng anak ko na nung mag-sponsor na trabaho. So, yun po ang aming motivation. Saka pinag-pray din po namin kung yun talaga ang will ng Panginoon. At sa awa ng Panginoon ay nakakuha naman kami ng kumpanya na mag-sponsor. Although, hindi na lang naging okay sa akin. Kasi, ano ba yun? Basta nagka-problema. Mga ganon. Yeah. Mostly naman tayo problema? Lahat nagka-problema. Nagka-problema na diba? kailang employment ako, ganyan. Yeah, oh. Ganon. So, awa ng Diyos, yun. Mostly, mostly, Tita Amy, lahat tayo malaki ginastos. Oo, grabe ang gasto sa lawyer. Yumaman ng lawyer sa atin eh. Yeah. Na nga. Di ba? Oh. Mahal ng ano, ng mga fee. Oo, oh, yeah. Tsaka ang tagal ng hinintay natin, di ba? Para maging okay, di ba? Mm-hmm. So, how about you, Pastor Tin? Paano ka na, bakit ka pumunta na Amerika? College ka na, di ba? Bakit ka nag-decide na pumunta dito? Kasi yung iba, hindi kahit na may opportunity, hindi sila pumupunta, di ba?
sa Pilipinas. Yeah. Pinipetition na sila ng magulang nila. Ayaw nila, di ba? Pero bakit tayo? Ba't tayo nandito? Ba't tayo nag-decide na pumunta? Go ahead, Pastor Tin. Ako po, nakita ko yung mas maraming opportunities para sa akin. Yung una po kasi yung nauna po yung nanay ko ng isang taon. So, tapos yung pagpunta ko, dapat bakasyon lang. Oo. Eh, ayun. Tapos nung nakita ko na ano, na kasi sa Pilipinas, taong bahay lang po ako eh. Yung school ko, malapit lang. Yung high school namin, ganyan. Tapos yung church namin, malapit lang, gano'n. So, nung pagpunta ko dito, nakita ko, oh, ang dami pwede gawin. So, ayun. Tapos pwede kong ipagsabay yung trabaho at saka pag-aaral. Tapos, parang gano'n. Tapos maraming mga Pilipino. So, hindi ko masyadong, ano, parang na-miss yung, ano, yung parang ng Pilipinas. Kasi parang Pilipinas din yung LA eh. Para sa akin. Tayong Pinoy. Parang Pilipino. Yeah. So, ayun. As yun nga, opportunities po, mas marami dito. Yeah. Kaysa sa Pilipinas. All right. Thank you. How about you, Sister Maureen? Sa akin po, Pastor, nag-decide yung una kong asawa. Actually, yung mga kapatid niya ang gustong pumunta kami dito eh. So, tinry. Magbabakasyon lang din sana hanggang andito na. Nag-tuloy-tuloy na. Tapos sa ano man, sad to say, hindi rin kami nagka-end up. Kahiwalay kami for ilang years. Nag-asawa siya ng iba. Tapos, maiyak ako. Tapos, sad to say, Pastor, maiyak talaga ako. Kasi, pause ko muna. Okay. So, yeah, let's go. All right. Okay, so there was a famine in the land. Abram went down to Egypt to stay there for a while because the famine in the land was severe. When he was about to enter to Egypt, he said to his wife, Sarai, look, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, this is wife. They will kill me, but let you live. All right. James, niya ka ba? He say, you're my sister, so it will go well and for me because of you and my life will be spared on your account. When Abraham entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh, so the woman was taken to the Pharaoh's household. He treated Abram well because of her, and Abram acquired flocks and herds, male and female donkeys, male and female slaves, and camels. Okay. So, verse 17 hanggang sa matapos, makikibasa. Si Sir Girlie, kayo na po. Verse 17, but the Lord struck Pharaoh and his household with severe plagues because of Abram's wife. Sarai. So Pharaoh sent for Abram and said, what have you done to me? Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she's my sister so that I took her as my wife? Now here is your wife. Take her and go. Then Pharaoh gave his men orders about him and they sent him away with his wife and all he had. All right. So, sa binasa natin, is there anything no na kumbaga na parang pumukaw sa inyong isipan na parang okay, ganun pala nangyari. 'Di ba? Parang tinawag ni Lord, pumunta siya sa isang lugar. Pero anong gagawin niya dun sa lugar na 'yon? Ikaw ba, pag tinawag ka, basa-basa ka ba pupunta? Kumbaga, basa-basa ka ba susunod? Parang ganun.
No? At ano yung sa palagay nyo na parang na-observe nyo na sa binasa natin bago tayo mag OIA, na isa-isahin natin yung binasa natin. Sige, go ahead. Any input do sa binasa natin na napansin nyo lang? Kung ba na kakaiba? Anybody? Nagsinungaling. Oh. Tita Fe, nagsinungaling. Nagsinungaling si Abraham, sabi ni Tita Fe. Ayan. Ano, bakit siya nagsinungaling? Yan ang mahirap pag maganda ang asawa. Eh. Nakaka-relate dyan si Brother Ronald, si Pastor Ward. si Brother Alvin. So, yan ang mahirap pag maganda asawa, madaming tumitingin eh. Di ba? So, eh, yun ang naging problema ni Abraham. Actually, pagpunta ko sa langit, una ko nga hanapin to si Sarah eh. Kasi matanda na, maganda pa eh. Madami pang nabibighani sa kanya. Di ba? Kumbaga parang, ano kaya, naka-curious ako, ano kaya yung tsura nitong si Sarah eh? Di ba? Parang, bakit nabibighani sa kanya yung Pharaoh? Nakakutan niya kasi huling balo. Go ahead, Nal. Ano yung sabihin mo? Pastor, doon sa, ako ba yan? Ako? Doon sa, yung sa mga, yung sa Genesis, yung unang binasa natin, mm-hmm. ang pagkakaintindi ko ay lahat ng ibinigay ng Panginoon sa mga tao, na puro, para bang ano yun, no? Para bang, tanto yung parang lahat puro magaganda, puro lahat ng magagandang ipinangako ng Panginoon, punta ka sa ganyan, ako bahala sa iyo, mm-hmm. and then punta ka sa ganyan, magtiwala ka sa akin, bibigay ko lahat ng pangangailangan mo, mm-hmm. kumbaga ano eh, no, makikita mo dito yung prinsipyo na sumunod ka lang, akong bahala. Yeah. Parang diskarte ko to. Bibigay ko sa pasture eh. Kumbaga, diskarte ko to. Sandali lang. Love, okay, sorry. Meron kasing nagtitext sa amin na kapitbahay. Okay, so nasan ako? Ayun, sabi nga ni Brother Ronald, eh, prinsipyo na binibigay ng Panginoon. Basta akong bahala. Huwag ka na makailam, diskarte ko to. Mag-i-obedient ka lang, sigurado mapibless ka. Di ba? Pero minsan ang hirap, di ba? Lalo na, di mo alam kung saan pupunta, gagawin mo. Di ba? Ano yung feeling mo na unang lumapag ka dito sa Amerika? If there's one person na makakaintindi kay Abraham, ikaw yun eh. Ako yun. Tayong lahat yun. Di ba? Kasi nasanay tayo eh. Pinanganak tayo sa Pilipinas. Diba sa atin na pumunta dito, malaki na. May edad na. So, alam natin yung feeling ni Abraham na pumunta sa isang foreign land na hindi niya pinanganakan. Pero sumunod siya eh. Diba? Sumunod siya. At yun ang dapat nating matutunan. Sa first part, tama si Brother Ronald eh. Ang ganda eh. Merong promise. Sumunod siya. Ganda na eh. Yun lang, sa second part ng binasa natin, napansin naman ni Tita Fe, medyo sablay tong si Abraham. No? At nagsinungaling. Diba? So isa-isay natin. At matuto tayo sa bawat bawat verses na babasahin uli natin at magpapacilitate si Pastor Bert. Pastor Bert, share ko uli yung screen. Ayan. Magsimula tayo sa verses 1-3 siguro. Diba? So, sabi dito, go from your land, your relatives, no. Nandun siya, nakatira siya sa ano, doon sa area nila, doon sa Haran. Pagkatapos sabi niya, umalis ka dyan, no? Iwan mo yung mga kamag-anak mo, yung tahanan ng tatay mo. At ito na yung promise na sinasabi ni Ronald. Ito, pinanghawakan niya. Which is kung tayo rin ha, ito yung pinanghawakan natin kaya tayo nandito sa Amerika. Kasi gusto natin ng blessings, di ba? Gusto natin ng greener pasture. Pero ang ganda ng promise sa kanya, I will make you into a great nation. I will bless you.
I will make your name great and you will be a blessing. Hindi lang ibibless kita, kung hindi, magiging blessing ka din. O diba, tingnan mo nga yung mga sitwasyon natin ngayon. O, sino dito yung madalas nagzoom.com? Sino dito yung madalas papadala sa LBC? Yung mga padala, di ba? Yung mga, di ba, mostly sa atin, nagpapadala tayo ng mga balikbayan boxes, papadala tayo ng pera, di ba? Kasi we are a blessing also to those people that we love, no, in the Philippines. Di ba? So, go ahead, Pastor Bert. May gusto kayong yan, no? Sige po. Ipagibaba lang po, Pastor. Okay, go, go. Ay, task po. Task po. Ayan. Go from your land. Okay. Go from your land. Yes. So, yung unang ano po rito, it's a, as if it's a command. Opo. No? Now, yung go from your land. Ito'y utos ng Panginoon na, kumbaga, lisanin, ano? Sa Tagalog, lisanin. Lisanin. O, ang yung, ang lugar na tinubuan mo o yung kanyang bayan. At yan po yung Ur, no? Land of Ur. Land of Ur. Hello. Okay, Land of Ur. So yan po yung bayan ni Abram. So dito po ay makikita natin na ang Panginoon ay siyang nag-utos sa kanya, no? Opo. So he heard the voice of God. So, kung babalikan po natin yung tanong kanina ni Pastor, yung mga paano kayo pumunta dito sa Amerika, ano ba yung boses na nadinig nyo? Pupunta ako ng Amerika by your own, o did you consult first God, or right away you make your own decision, or you pray about it and wait for the right time, or if God allow you, or God give you the anito, minsan humingi tayo ng mga sign, no? Mm-hmm. Did you really wait for that time na when you embark ang Pilipinas? So dito po, ganito rin, ano? Pero dito, makikita natin malinaw na ang Panginoon mismo ang nagsalita. Narinig ni Abram, no? It's a command. It's a command. Mm-hmm. Yeah. Ako, Pastor, to be honest, mostly doon sa church namin, kapag nag-a-abroad, syempre, pinagpipray bago umalis, tapos nga sinasabi nila, they will go to this place, and then, alabaw sa Amerika, sa Canada, or wherever, or sa kung saan mo sila pinapunta ng Panginoon. Dahil sabi nila, they heard from God at pupunta sila doon at you know, syempre to spread the gospel and work, parang ganun. Pero I'll be honest, no, pumunta kami ng America not for mission work, not for pastoring, not for establishing a church, not for anything. Kumbaga, very honest kami, and some people are surprised na parang pag tinanong kami, ba't kayo pupunta ng Amerika? Basically, sagot lang namin, for greener pasture. Yun lang. Baga, yun naman kasi yung totoo. Baga, mahirap naman mag-invento na parang, hindi, pupunta kami doon kasi magtatayo kami ng church. Eh. Hindi, pupunta kami doon, pastor kami. No? Kumbaga, hindi kami nagsinungaling. Kumbaga, pag may nagtatanong sa amin, ba't kayo mag-migrate ng Amerika? May opportunity, ni-invite kami magtrabaho. And then, for greener pasture, gusto namin yung anak namin maka-experience kung ano yung Amerika. Di ba? Kasi first world eh. No? Pero eventually, iba yung nangyari. Kumbaga, na-involved pa rin sa ministry. Di ba? So, kumbaga, pwedeng sinunod lang namin yung design namin for a greener pasture. Pero God will always have a plan for you. Kahit na... kahit na tahasan tayong sumunod o tahasan tayong sumuway, i-redirect ka pa rin ng Diyos eh. Di ba? I-redirect ka pa rin. Aayusin pa rin. Basta importante lang makinig ka sa Kanya. Di ba? Go ahead, Pastor Bert. Any, kung meron kayong, ano, ah, meron kayong inputs, gusto yung magbigay mag-ask ng tanong, or gusto yung magbigay ng input sa binabasa natin, please share. Mag-unmute lang kayo. Go ahead, Pastor Bert. Okay. Wala na pong magdadagdag po doon. Okay.
So, yung sa verse 1, kung makikita po natin dito, no, na iiwanan mo yung mga kasambahay mo o yung kamag-anak, no? At nang yung buong even your immediate family, di ba? Dito sabi niya, your father's house. Mm-hmm. Hirap yan, and to the land that I will show you. So dito po talaga makikita natin dito pa lang ay kumbaga yung pananampalataya ni Abraham ay masusubok na talaga. Yung sa sabi niya dito, the Lord is directing him, no, sa isang lugar na wala namang, hindi niya sinabing Amerika. Mm-hmm. Hindi niya sinabing Saudi. Mm-hmm. Hindi niya sinabing any country, ano? Basta parang blanco. Mm-hmm. No? So kung tayo po, meron akong katanungan dito bago tayo pupunta sa dito sa pangalawa. Mm-hmm. Yung pagpapala o pangako ng Panginoon sa kanya. Sa ano yung kasing tanong ko, to the land that I will show you. Tayo po ba kung tayo ay may pinapagawa ang Panginoon sa atin? Will we take that a big step? Mm-hmm. A single step, sabi nga, of faith. Leap of faith. Yeah. Na alam natin na kung patitingnan natin, parang walang kasiguraduan kasi walang binanggit na specific na lugar eh. Mm-hmm. Tayo ba ay susunod? Kung meron pong pinagagawa sa atin ng Panginoon na it is not very clear for us, are we still going to heed the call of God o yung utos niya? Tayo ba ay susunod? Mm-hmm. Ano po yung sa palagay nyo kung kayo po ay inuutosan, mm-hmm, na walang kasiguraduhan kung saan kayo pupunta? Are you willing to obey? Yeah. Anybody? Basta po yung Panginoon ang nag-utos, pupunta ako. Amen. Ang tanong po, paano ba natin malalaman na Panginoon ang nag-utos? Yeah. Di ba? Kasi yeah, di ba, madami minsan. Yeah. Yeah. Paano natin madidistinguish na Diyos ang if it is coming from the Lord, no? Yeah. 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 Sa palagay niyo. Pastor ako. Go ahead po. I believe kasi nung pinag early retirement nga kami, we really prayed hard na paano kami makaka-survive. So pinag-pray namin na Lord, gumamit ka ng tao para maka-recover kami. So yung mga office mate ko sa PAL na nandito na, sila yung tumawag sa akin, pumunta ka sa Amerika, may naghihintay siya yung trabaho. Pagdating ko dito, wala naman pala. Mm-hmm. Sabi ko, bakit yung ako pinapunta rito, wala naman pala trabaho? Kasi kung hindi namin sasabihin may trabaho, hindi ka pupunta rito. Sabi niya, mm-hmm, ganun. Mm-hmm. Pero the moment na nag-step ako dito sa Amerika, una kong hinanap church. Kasi alam ko, malulungkot ako dahil si Lord lang ang pinangahawakan natin. So una kong hinanap talaga church. Kumuha ko ng dyaryo hanggang sa nakita ko yung panorama church. Mm-hmm. So I believe, tapos nakapag-work din ako sa church, nakapag-serve, ganyan. Kaya I believe na ginaida ko ni Lord na makarating dito sa Amerika kasi meron din siya purpose para sa amin. Yeah. Kasi dun sa tanong po na paano ba natin malalaman na si Lord ang nagsasabi sa atin na pumunta tayo sa isang lugar. Na parameters, no, na pwede natin tingnan. Una, will it not violate any laws of God or any laws of the land? Yan, isang factor. Well, in case, siyempre sa mga Pinoy, well, a huge percentage probably would have violated the laws of the land. Alam naman natin yun, di ba? Pero tingnan nyo yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Minsan may katigasan yung ulo natin, pero pilit niya pa rin tayong inaayos eh. Di ba? Pilit niya pa rin tayong inilalagay sa tama. Di ba? Kumbaga, kung minsan maliing choices natin, pero siya, aayusin niya pa rin. Para sa kabutihan pa rin natin yung iniisip niya. Diba?
Kumbaga, kasi ito, kasi naman ito, nung panahon ni Abraham, eh, wala naman sinabing, Abraham, kumuha ka ng visa, pupunta ka doon sa Canaan. Wala naman ganun eh. Diba? Ang problema natin ngayon sa present time, kailangan natin ng visa, kailangan natin ng green card, kailangan natin citizenship, di ba? So, there are times in our life na, kumbaga, we made wrong choices, but look how faithful God is. Yeah. Di ba? Kumbaga, sablay ka na, pero aayusin ka ng Diyos. Napakabuti niya, sa totoo lang. At sa lahat na nakita ko na maraming Pilipino, nakasalamuha ko, nakilala ko, halos pare-parehas lang ng storya. Pero pag tiningnan mo yung buhay nila ngayon, makikita mo yung paano sila hinawakan ng Diyos at inayos at tinama. Basta i-accept lang natin yung pagkakamali natin. Diba? Importante yun eh. Na para mas i-bless tayo. Diba? Oh, ayun, maganda yung tanong ni Pastor Bert eh. Na kumbaga, sino pa? Sino pa yung ano? Sino pa yung gusto mag-share sa tanong ni Pastor Bert? Okay, wala na. Mm-hmm. Go, Pastor Bert. Okay, we'll jump sa verse 2. Mm-hmm. So makikita natin dito yung pagpapala ng Panginoon. Ano? Mm-hmm. Sabi niya, ilang I will make ang sinabi niya dito. Mm-hmm. Isa, dalawa, tatlo, ilan, apat? Apat, ano? Four times. Sa una, sabi niya, I will make you into a great nation. Mm-hmm. No? Isa-isayin muna po natin. Pero po dito, sinasabi niya dito, it is a prophecy, di ba? Okay. I will make you into a great nation. Kasi nation, sa ibang salita, ito yung tinatawag nilang ethnos, no? Mm-hmm. Tribes or different tongues, no? Yes. So makikita natin dito, magiging daw siyang dakilang lahi. Lahi, no? Yun ang sinasabi niya. Pero dito, pasimula pa lang, ano? So this is a prophecy, no? Mm-hmm. So sa future pa lang ito na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, I will make you. So yung I will, ano yan, hindi siya sinabing will. Anong gusto niya sabihin? Sigurado, di ba? Future tense. Oh, future tense. Yeah, future sigurado. Tense, yeah. Sigurado yun. Hindi niya sinabi ng you should, no? Kapag hindi sigurado, should. Pero sabi dito, I will make you into a great nation. Mm. So, ang tanong ko po, naging totoo ba ito, itong sinabi ng Panginoon sa kanya, na ikaw ay aking pagpapalain, I will make you into a great nation? Pastor, tandaan nyo, si Abraham tinawag, di ba? Yeah. Halimbawa, kung tayo, tinawag tayo na pumunta sa isang lugar. So, sabi ng Diyos, pagpapalain kita. Mm-hmm. Pero tingnan mo si Abraham, sa susunod kasi na parte ng kwento, may mga sablay siyang ginawa na desisyon sa buhay. Yeah. Di ba? Binenta niya yung asawa niya. Di ba? Tayo, madami rin tayong sablay na ginawa sa buhay. Nakapalpakan, ano? Yun, nakapalpakan. Yeah. Yeah, na mali. Alam naman natin mali. Pero alam nyo, isang key factor talaga na nakikita ko is repentance. Eh. Mm-hmm. Yung pag-acknowledge na mali ka at aminin mo sa Diyos na, Lord, mali yung desisyon ko. Mali yung pagkanan ko doon, sabi mo, kumaliwa ako. Mali yung pagkaliwa ko doon, sabi mo, kumanan ako. So, nagtiwala ako sa sarili ko. Kumbaga, binibigay ko yung buhay ko sa iyo at ikaw po ang magkumpas kung saan ako papunta. Then, the blessing will pour out. No, kasi, naharangan kasi ng disobedience ang blessing. Yeah. Oo. So, wag natin kalilimutan 'yon. The reason why na kung bakit tayo tumatagal paulit-ulit, I for myself, no, na-experience ko 'yan. Because of disobedience, kumbaga na-experience ko na paikot-ikot yung problema ko. So, isang malaking takeaway ko dito is I need to ask for forgiveness and obey God. Yeah. Diba? Kasi ganito yung ginawa ni Abraham kung ba't siya pinagpala. Eh. Diba? Pero ang tanong ni Pastor, nararanasan niyo ba yung blessing ng Panginoon?
Dito sa Amerika, naaranasan niyo ba? O sobra-sobra yung blessing ng Panginoon? Yeah. Yes. Go ahead, Sino. Overflowing, Pastor. Overflowing. Yeah. Ano po, Pastor? Para pong tayo din, katulad po si Abram, dumanas din po siya ng mga pagsubok. Katulad po natin. Pero the Lord po, dahil po tayo nagtitiwala sa Panginoon, dahil din siya nagtiwala sa Panginoon, the Lord has blessed him. Yes. Pati po yung lahat ng kanyang mga kasama. Kasi sabi niya, pati buong ano niya eh, mga wife niya, nephew niya, lahat i-bless din niya, kasama po yun. Pagkatapos, ganoon din po tayo, kasama po natin yung mga, naranasan po natin yung blessing ng Panginoon because sumunod po tayo sa kalooban niya. Kaya po nakita yung blessing, nag-pour po sa atin kasi nakita po niya yung puso natin. Naging obedient po tayo, o ganun. Though marami po tayong sablay, pero hindi rin po niya tayo pinabayaan. Yes. So kaya po ngayon, yung mga blessings na yan na nakikita po natin, yun po yung mga blessings na nag-uumapaw kasi po nasisiyahan siya sa atin. Parang nakita ko po kasi naging obedient po tayo. Dapat tata si Sister Elby ang magpapasilite. At saka so dito po makikita natin. Yeah, Pastor. Go ahead, po. Go ahead, Pastor. Go ahead. So dito po makikita natin dito, if you will look at it, no? Yung I will make you, I will bless you, I will make you. Parang upward po ito, no? Nanggagaling sa Panginoon. Itong command na blessing na ito na ibibigay ng Panginoon ay nanggagaling sa kanya, no? But if you will notice, then yung and you will be a blessing, that is the downward, no? Yung na-receive mo dito ay ibabahagi mo dito, no? And you will be a blessing. So yun ang downward blessing na magiging kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ikaw ay magiging pagpapala sa iba. No? Yeah. Yun po sinasabi ni Sister Elby, nararanasan uban natin ito kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon. Maging yung mga kasambahay natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin, ay sila rin ay napapagpala. Oo naman, Pastor. Eh, alis lahat sa mga yan, nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Eh. Pagong bayani yung mga yan. Eh, di ba? Kaso hindi tayo nilagay sa green lanes. Yeah. So, meron nagsasalita. Go ahead, Pastor. Brother Nad. Okay. Brother Nad. Okay. Okay. So, diri mo yung panahon ni Abraham, no? Una napakaswerte ni Abraham kasi imagine nakakausap niya yung Panginoon direkta. At saka Pastor, bakit kaya ganun? I mean, bakit ngayon parang ang nakikipag-usap na lang tayo is through faith ganun. Diri mo si Abraham, no? Mayroong physic. Diri mo nakakausap yung Panginoon, nag-uusap sila. Na dito na diyan nakakausap niya. So yung nangyari yung Second Testament na to, Pastor, bakit bakit hindi na natin nakakausap yung direkta, yung physical na nakakausap natin? Magandang tanong yan, ano? ang tanong ay posible ba na makausap din natin ang Lord kagaya ng pagkausap niya kay Moses, kay Abraham, kay kung sino pa man yung sinaunang tao na kinausap niya, di ba? So totoo ba? Pwede ba? In fact, pwede. Di ba? Pwede naman. Pwede naman mangyari yun na kausapin ka ng audible voice ng Panginoon. No? Yung talagang audible speaking voice. That's very possible. No? But we need to understand sa dami ng salin lahi, sa dami ng naging kasalanan sa mundo. Di ba? Kumbaga yung purity kasi na naalala niyo si Moses nung pumanik siya doon sa Mount Sinai. Pagbaba niya, nag-glow yung mukha niya. Hindi, kasi kinausap niya yung Panginoon face to face, di ba? Hindi makatingin yung tao sa kanya, di ba? Because of sin. Kasi ganito yan eh. Kumbaga, ang Diyos, kumbaga parang puti, tayo napunta tayo dun sa dark side, sa itim. So para ang hirap paghaluin, nakuha natin. Pero kung ma-achieve mo nga yung puso na malinis,
living a holy life, and meron kang malapit talagang relasyon sa Panginoon, I don't see no reason bakit hindi kanya pwedeng kausapin ng audible voice. That's very possible. Alam niyo. Well, siyempre si Lord yung magde-decide doon kung gusto kanyang kausapin ng audible voice. Pero what I'm saying is it's possible na mangyari 'yon, no. During those times kasi alam naman natin nagpapasimula pa lang yung panahon. So, kumbaga, how he communicates, eh ganun. Kumbaga, konti pa yung nangyayaring hindi maganda. Pero ngayon, sa dami ng tao, sa dami ng hindi pangyayari, na hindi magandang pangyayari, maaaring ang mundo kasi ngayon nababalutan talaga, nababalot sa kasalanan na alam mo yun, kumbaga, it's hard for the Lord to, alam mo yun. Kaya he's in our heart, he speaks in our mind. He speaks through whatever we read sa Bible, through prayer, minsan sa napapanood natin. No? Basta he makes sure na he communicates sa atin. Pero unlike nga before na ganun. Pero kung ang tanong, is it possible? Yes, I think it's still possible. Diba? Basta may malinis lang tayong puso. Diba? Yeah. May I contribute something, Pastor? Mm-hmm. Sige po. Noong panahon sa yung Old Testament times, the Holy Spirit was, because the Holy Spirit is just like the Father, the Son, who is omnipresent, present mm-hmm. everywhere. Yes. But the Holy Spirit did not indwell the child of God. Mm-hmm. Itong sa New Testament, the Holy Spirit indwells us. Yeah, that's a good point. Ngayon, yes. Doon sa panahon ng Old Testament, God or with the Holy Spirit will come to the individual, mm-hmm. the child of God, kung mayroon siyang gustong ipapagawa or something that he would like to say or give instructions like this one here, mm-hmm. that God was giving instructions to Abram. So, during that time, alam ko yung ang Holy Spirit did not indwell the individual. So, most of the time, marinig nila yung audible voice of God through the Holy Spirit. Mm-hmm. In the New Testament time, Jesus, and this is called the dispensation of the Holy Spirit, mm-hmm. the Holy Spirit indwells us. Mm-hmm. And the Holy Spirit, most of the time, impresses on us. Mm-hmm. The will of God, what he wants us to do, what he wants us to accomplish. Mm-hmm. And there are times, because he has several ways of giving his message, mm-hmm. sometimes in an audible voice, but in most cases I have observed during this dispensation, he impresses his will mm-hmm. upon our hearts. Mm-hmm. Or he talks to us in a dream, whatever ways he chooses. Mm. So and also on top of that, God will make everything possible when it is his will. Yes. If it is not his will, with our prayers, you know, he will obstruct or he will prevent it. And in the end, we will realize why God did it. Mm. I don't know if you... Sigurado po na makipag-communicate ng Panginoon, no? Tama si Tita Faye. Kasi nung Old Testament, very evident na holy God the Father, yung kumbaga very evident. Na New Testament, si Jesus Christ naman, hindi lang siya nagsasalita, kumbaga nabuhay siya kasama ng mga tao. 'Di ba? Ngayon time naman natin, Holy Spirit na, 'di ba? Nararamdaman niyo ba na kumbaga na pag may gagawin ka mali, na para ang bigat ng dibdib mo or may magsasabi sa iyo na huwag mong gawin 'yan o kaya bigla ka magkakaroon ng compassionate heart, sabihin o tulungan mo 'yan. Kumbaga, that's the Holy Spirit na leading you eh. And in either way, laging tama si Tita Faye, makikipag-communicate sa iyo ang Panginoon. And in fact, napansin ko lang po, nabanggit niyo po yung dreams. Napansin ko sa mga Muslims, madami po sa kanila na ang Panginoon nakikipag-usap sa kanila through dreams. Kasi madami ako nabasang ganun eh. So na-observe ko lang yun. So kumbaga, it's not impossible na pwedeng nagmi-minister ang Panginoon through dreams. Na alam yun, na makilala siya. Diba? So, pero just ang Panginoon
sigurado ako nagagawa at gagawa siya ng paraan para makipag-communicate sa atin. Mm-hmm. Yes, sir. Ang tanong ko lang, Pastor Bert, sabi dito, I will make your name great. So, paano magiging great yung name ko kung marami akong sablay na ginawa? Diba? Diba? Yeah. Naisip natin yan. Ako, ang dami ko nang nalaman na sa mga ganito. Kapitbahay namin, kamag-anak ko, meron akong mga nagawang hindi maganda sa buhay ko. Eh, paano magiging great yung name ko? Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi naman magiging name great ang name natin dahil sa sarili nating kagagawan. Eh. Mm-hmm. Kumbaga, maaring matarnish natin yung name natin, maaring magkaroon tayo ng mga bad impressions sa ibang tao o hindi maganda yung pagkakilala nila sa atin. Pero ito nga yung ano eh, yung key ng forgiveness ng Panginoon eh. If we ask for forgiveness, we repent our sins, no? Plus we become obedient sa kanya. Inamin natin yung mga mali. Then he will make our name great. Amen. Kasi napansin niyo ba na minsan may magsasabi sa iyo na ano ba meron sa iyo ngayon? Diba? O kaya parang may mga tao na nagpapahalaga sa iyo na alam mo naman buong buhay mo hindi ka naman dapat pagpahalagaan dahil puro nga mali yung decision mo sa buhay. Pero may mga taong may respeto na sa iyo dahil nga he makes your name great, not us. Alam mo 'yun? Kumbaga nakakabit tayo sa pangalan niya. 'Di ba? Parang halimbawa, pinakamayaman Pilipino sa Pilipinas, sabi mo si Henry C. O parang ibinigay sa iyo yung apelyido ni Henry C, 'di ba? O halimbawa, sinabi ang apelyido mo ay Gonzales, tapos pinalitan ng Duterte, hindi ka nahuli ng pulis kasi Duterte apelyido mo. Eh. Parang ganoon, 'di ba? Kumbaga, he makes your name great because kung sino yung tatay mo, nagiging great yung name mo, hindi dahil sa kakayahan mo or ginawa mo. 'Di ba? Go ahead, Pastor Bert. Okay. He will make your name great. Praise God. Ito, Pastor, interesting to, yung you will be a blessing. You will be a blessing, yeah. Yeah. Okay. So, dito po, yung nabanggit ko kanina, kapag tayo pinagpala ng Panginoon, and that blessing will not remain in us. Yes. It will spill, no? Kumbaga, mag-overflow yung pagpapalang yan at marami ang H kasi, Pastor. Eh. Tagalog, ano? Hirap tayo sa H eh. Maraming masasakupan. Kung virus yan eh, magiging pandemic ka. Contagious. Contagious ka. Magiging contagious ka. Yeah. Na lang. Walang H eh. Contagious. Yeah. Contagious. Yeah. You will be a blessing. So, don't ever think na sa atin mga Kristiyano na tayo minsan eh parang wala tayong say o parang nadadama mo na wala kang nagagawa ano. Pero actually dito sinasabi ng Panginoon, ikaw ay magiging pagpapala. Amen. No? Amen. So wag niyo pong isipin na kayo ay parang ano lang na display lang at walang nagagawa, no? Kung tutusin, titingnan po natin dito, sinasabi ng Panginoon, siya mismo nagsabi, ikaw ay magiging pagpapala. Pastor, one classic example, halimbawa, dumaan ka sa masalimuot na buhay. Dito sa Amerika, diba? Nagkagulo-gulo yung papel mo, everything, diba? Tapos inayos ng Panginoon, okay ka na ngayon, diba? Pagka merong kang nakilala na Pilipino, nagdumadaan din sa ganung pagkakataon bagong dating, eh di ba may compassionate heart ka sa kanya? Mm. Di ba? Tapos natuturoan mo siya ng tama na ito ang ginawa ko, inayos ko to sa Panginoon, humingi ako ng tawad, ganung ganyan, pinagpala niya ako. Then you become a blessing. Minsan hindi mo napapansin. Yeah. Kasi akala natin minsan pera lang ang blessing. O padala tayo ng pera sa Pilipinas. Hindi eh. Minsan yung counseling natin, yung lending ears natin, yung experience natin, di ba? It's a blessing to others to hear na kung ano yung nadanasan natin. Amen. Yeah. Okay.
Eh, Pastor, dito naman, sa I will bless those who bless you. Ayan. Controversial to eh. Yeah. Pero may kasunod, I will curse anyone who treats you with contempt. O sa ibang verse niya, Pastor, I will curse those who curse you. Curse you, man. Diba? Tanungin natin sila, anong pagkakaintindi nila dyan? Ayan. Okay, so... Anybody? Sa verse 3 po. Ano verse po three, yung... Yeah. Ano po yung ano natin, get natin dito na take sinasabi away. Niya, na take away natin. Yeah. Na pagpapalain ko, sabi niya, yung mga magpapala sa'yo. Mm. At ano yung curse? Isusumpa? Susumpa. Yeah, isusumpa ako yung mga... Don't treat, yung hindi... Umaalipusta sa'yo. Nag-aalipusta, yan. Yeah, okay. Yeah. Kasi sa Apo, Pastor. Other, yeah. Uh-huh. Go ahead, sister. Is that okay? Oh, tita, Sister Marian. Yeah. Ang pagkakaintindi ko dito, Pastor, it's a karma. Whatever you done to someone, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kung ginamit mo yung blessing mo para i-bless yung iba, ang Diyos ang bahalang mag-bless sa'yo, magbalik sa'yo. At kung may nang-abis sa'yo at may nag-curse sa'yo, beside of that, kung kahit nagganong tulong ang binigay mo sa kanila at binigyan ka pa nila ng hindi magandang gante, ang Diyos ang bahala sa kanila. I believe in that all karma kasi nangyari sa buhay ko, sa my true talagang experience ko. Marami akong testimony for that. Kasi ang Diyos nakikita lahat. Hindi yung gawa ang nakikita ng Diyos. Hindi ko ano yung ginawa mo, kung gaano kadami ang naitulungan mo or what. Ang nakikita ng Diyos yung quality ng puso natin kung paano tayo tumulong na hindi tayo tumitingin sa kapwa kundi para sa Kanya lahat. Piniplease natin ang Diyos. Mm-hmm. Thank you, sis. Alam niyo po, madalas nating gamitin yung word na karma, no? Tayo mga Pinoy, no? Alam niyo, nakuha natin 'yan sa mga kapatid nating Indians, no? Na meron po silang paniniwala na ang karma ay specifically pag anong ginawa mo sa iba, babalik sa iyo. Halimbawa, bawa ninakawan mo, no? Eventually, ang ibig sabihin ng karma sa interpretasyon ng mga kapatid nating Indians, mananakawan ka rin. Parang ganun. Kumbaga, yun nga, karma, nakarma ka. Parang ganun. No, kumbaga, somehow, parang hawig siya sa karma. No? Itong sinasabi na to kasi merong pag-equalize. Eh. Pero this time, not specifically na kung ano yung nangyari sa'yo, ganun din yung mangyayari doon sa may gumawa sa'yo ng masama or nag-bless sa'yo doon sa ganun din matatanggap mong blessing. Parang ganun. Dito, particularly, involved ang Panginoon. Doon sa karma kasi na nakuha natin sa mga kapatid nating Indians, eh, walang involvement ang Diyos. Eh. Kumbaga, basta kung halimbawa, namatid ka, eventually, bukas mapapatid ka rin. Parang ganun. Bawa, naglagay ka ng bato ka ng itlog, after a week, mababatuhin ka rin ng itlog. Kumbaga, kung ano yung binigay mo, babalik sa'yo. Parang ganun. Pero dito, ang sinasabi ng Panginoon, no, let's make it clear na this is only applicable to His children. Kasi minsan madami rin naman na hindi Kristiyano, na hindi mananampalataya, na ginagamit to. Oh, wag mo akong sasalangin. Nakalagay sa Bible. Ibibless niya ang ibibless ko. At susumpain niya yung susumpa sa akin. Di ba? Kaya wag mo akong sasalangin. Kumbaga, minsan gagamitin ng ibang hindi Kristiyano. Pero sa atin, ng mga Kristiyano at naniniwala sa Diyos, ito ay applicable in a sense na dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Parang tatay natin eh. Kumbaga, hindi hahayaan ng tatay natin na may hindi magandang mangyari sa atin. Kumbaga, lahat ng mga kaibigan natin na mabait, di ba, sasabihin ng tatay natin o nanay natin, oh, papuntay mo dito yan. Magmerienda muna kayo. Di ba? Kasi mabait yung kaibigan natin eh. Yung kalaro natin. Halimbawa, yung kaibigan natin, salbahe, o di ba, hindi naman yayayain ang nanay mo yung para pameriendahin. Di ba? Parang ganun. So parang, kumbaga, ang Diyos, He wants to make sure na dahil sa'yo, no, ibibless niya kung sino yung gusto mong i-bless.
Pero dahil din uli sa iyo, dahil sa puso mo, sa relasyon mo sa kanya, dahil sa repentance mo, no, i-curse niya rin yung nag-curse sa iyo. Halimbawa, may nasa trabaho ka, merong hindi magandang, merong may balak sa iyo na hindi maganda, 'di ba? Kumbaga, he will protect you in your workplace in a sense, no? Na kada sabihin sa iyo na hindi maganda, babalik doon sa tao na 'yon. No, kumbaga, kaya mag-iingat tayo eh, na i-curse natin ng tao eh. Na sumpain nawa yung tao na 'yan, no? Kasi magulat tayo baka bumalik sa atin, 'di ba? Kristiyano pala 'yon. Diba? So, at saka binanggit dito, and all the peoples on earth will be blessed through you. Bakit? Kasi nga, ito ay prophetic. Si Abraham to eh. Lalabas sa kanya si Jesus eh. So si Jesus, no, because of Jesus, all the peoples on earth will be blessed. No, kaya through Abraham, lumabas ang binhi ni Jesus Christ. Ganun din, applicable pa rin sa atin. Patungkol sa buhay natin, pwedeng ma-bless ang mga tao sa buhay natin through us. Dahil pinili ng Diyos, hindi dahil magaling tayo or whatever meron tayo, dahil pinili ng Diyos, it's a grace, no? Binigay ng Diyos na gift na people will be blessed through you dahil okay tayo. Ang key factor dito, okay tayo. Pag okay kayo ni Lord, may relasyon kayo. You ask for forgiveness, may repentance. Wala kayong problema sa relasyon. Pero hindi to mag-a-apply pag wala kayong relasyon ng Diyos. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na, oh, this is applicable to me. Hindi, kailangan muna, first requirement, okay ba kayo ni Lord? May relasyon ba kayo? Nag-ask ka ba ng forgiveness? Nag-uobey ka ba sa Kanya? Parang ganun. Yeah. How about the others? Meron kayong gustong iyan dyan? Oh, Pastor. Go ahead, Tita. This is addressed to Christians, right? Opo. Children of God. Go ahead, Tita. Ang sinabi ko sa Pastor, so these verses are addressed to the children of God. Children of God. Hindi sa mga unbelievers. Hindi sa unbelievers. Oh, kasi hindi siya mag-a-apply sa unbelievers. Eh. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ito mag-a-apply. Pero sa inyo, lahat kayo nandito na naniniwala sa Diyos, humingi ng tawad, may relasyon sa Kanya, this will apply. Kapag kayo naging magiliw sa isang tao, through you, God will choose to bless that person. Kapag kayo naman, merong sumalbahi sa inyo, nako, eh, sabi nga, eh, matakot ka na para sa tao na yon. Dahil hindi ka gagante, God will avenge you. Kumbaga, siya ang magiging vengador mo. Diba? So, tama yun, Pastor. Tapos yung last statement mo, siguro related din dyan yung scripture sa the book of Luke. Go ahead, Tita. I don't remember the verse which says what goes around comes around, di ba? The book of Luke. Okay, thank you, Pastor. Yeah, sikat na sikat 'yon, ano? Kung baga, what comes around goes around. Go ahead, Pastor Bert. Okay. So ano na po tayo? Verse number 4 na po tayo, okay? So dito po si Abraham ay nag-obey, no? Makikita natin dito. So Abraham went as the Lord had told him, no? So gusto sabihin po rito eh bilang anak ng Diyos o bilang tinawag ng Diyos, no? He was called, no? And he went out from the land of Ur, and then he take that step of faith na sinasabi natin. Siya ay naminto ba? Naminto sa Tagalog ba yun? Tagalog ba yun? Hindi. Hindi ata Tagalog. Kapampangan na tayo. Pastor, 75 na siya. Yeah, 75. Oh. Sumunod. Sumunod siya 75. Sumunod. Sumunod, yeah. He was already 75. No? Kaya wag natin sasabihin na, ako may edad na ako, hindi na ako siguro, wala na interest sa akin ng Panginoon, may edad na ako. Pero si Abraham, nagsisimula pa lang ng kanyang adventure, 75. Yeah. At si Sarai, Pastor, 10 years younger lang sa kanya. Si Sarai, 65 na by this time. 65.
Oh, kaya nga natataka ako bakit nakukursa na dahil pa siya, 'di ba? Talaga ng mga may kagandahan talaga 'to si Ate yeah. Sara, 'di ba? Nabigani si Abram. So okay. So 75 years old and yet still no. Then sa verse 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, no? Ito po yung sino kasi yung tatay ni Lot? Kilala niyo yung tatay ni Lot? Si Haran ba? Nalimutan ko na eh. Pinanggit natin yan eh. Si Haran or yeah. Si Haran. Yeah. And si then Haran all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, no? Ito yung pinangako ng Panginoon. Na when they came to the land of Canaan. Okay. So let's look at this verse, no? So nung siya ay sumunod sa Panginoon, sinama niya ang kanyang asawa, ang kanyang pamangkin ba si yes. si Lot. Pamangkin si Lot, lalaki. At nang kanilang dala-dala ang kanilang mga ari-arian, no? Nandito na siguro yung mga kamelyo, mga kambing o ano man yung mga ano nila, silver or gold kung meron man sila. And the people they had acquired in Haran, ito yung mga siguro mga kasama nila sa bahay o yung mga servant nila. Kasi titingnan natin dito na may kakayahan si ano eh, si Abram, no? And they set out for the land of Canaan. Oh, Pastor, so dito, they, yeah. Okay. Dito, Pastor, clear na clear, no? Base doon sa timeline, papunta pa lang si Abram sa Canaan. Ito yung ano eh, ito yung present day Israel eh. Yeah. So, tas binanggit dito, at that time, ito papansin niyo, at that time, the Canaanites were in the land. O, di ba? So itong mga Canaanites na to eh ito yung sa mga pinsan nila kay Shem, kay Shem, Ham and Japheth, di ba? Na nandun na, nauna na, nandun na, di ba? So lumalabas na technically no, nauna talaga kasi si Abraham dito nang galing si ano si Israel eh. So nauna talaga yung mga Canaanites doon. Canaanites, yeah. Oo, hindi talaga Israel. Although siyempre ang mabigat naman na pinangahawakan ng mga Israelites, eh ito yung promised land na binigay sa kanila ng Diyos, which is true, di ba? Oh, so napunta sila ng Canaan na ngayon. Na meron nang naninirahan doon. Ayan. Verse 7, Pastor. Verse 7, okay. The Lord appeared to Abram and said, Ito yung sinasabi ni Onad. Yeah, ito na ano. Sabi niya dito, to your offspring, I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Verse 8, from there he moved on to the hill country east of Bethel, no? And pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. He built an altar to the Lord there, no? And he called on the name of the Lord. Then Abram journeyed by stages to the Negev. Okay. Po. Pastor, napansin ko lang hindi lang kay sa time ni Moses, 'di ba? Pinull out sila sa ano sa fast people. Forward 'yan eh. Okay, para maintindihan ng lahat, si Abram nagkaroon ng anak si Isaac. Okay, si Isaac yeah. nagkaroon ng anak si Israel, si Jacob na naging Jacob. Israel, 'di ba? Noong time ni Israel, andiyan pa rin sila sa Canaan eh. Time ni Joseph, andiyan pa rin sila. Problema, nabenta si Joseph, nauna siya sa Egypt. Nagkaroon ng famine sa Canaan. Lahat sila pumunta sa Egypt. Tapos naging slave sila doon. Then lumabas na si Moses. So si Moses, ang sabi ng Lord, ikaw ang magiging deliverer, dadalin mo sila from Egypt back to Canaan. Yeah. Okay? Ngayon, pagdating sa Canaan, hindi na nakasunod si Moses, si Joshua na nakapasok. So dito, clear na clear, hindi lang kay Moses. Kasi we thought,
kay Moses sinabi na go to the promised land. Yeah. 'Di ba? Mm-hmm. Hindi, kay Abraham pa lang binigay sinabi na yung promised land. 'Yun yung pinanghawakan niya kaya sa sumunod. Okay. Kasi kailangan mo ng pangahawakan eh para sumunod ka sa Diyos eh. 'Di ba? Mahirap din naman kasi teka, saan tayo pupunta, 'di ba? Pero dito sinabi siya, kinausap siya no, na probably nga in an audible voice na to your offspring I will give this land. Pero paano may nakatira na doon, no? Sabi ng Panginoon, sa iyo 'yan ibibigay. Kaya yung pinangahawakan ng mga Hudyo ngayon. In fact, pinangahawakan din ng mga Arabo kasi remember si Abraham may dalawang anak na lalaki, si Ishmael naging Arabo, si Israel naging si Isaac naging Israel. So kaya magpinsan yan yung Arab at saka mga Hudyo. Di ba? So yun. Pero ano yung ang pastor magandang tanong natin sa kanila. Ano yung unang ginawa ni Abraham pagdating niya? Diba? Doon sa Brito from there he moved on to the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. Ano yung ginawa ni Abraham at bakit niya ginawa yun? At anong dapat matutunan natin dyan? Yeah. Anybody? He built an altar. Okay, yeah. So, yes. So, bilang Kristiyano ngayon, anong dapat natin matutunan dito sa ginawa ni Abraham? Diba? Always be thankful. So, gratefulness. Yan, maganda yan. Maging grateful tayo sa blessings natin. Diba? Mula sa pagkain kaya natin. Kaya nga po, Pastor, di ba sabi ni Tita Fey, hindi na tayo kinakausap ng Diyos kasi nandiyan na yung Holy Spirit. So, di ba tuwing pupunta tayo sa ibang lugar, unang-una nating hanapin ang simbahan. Amen. Kasi parang, exactly. It's the Holy Spirit telling us, go find an worship place. Ganon. So, yung ginawa ni Tita Pepot, tama. Kasi dito, sabi dito, he built an altar. No? Tayo naman, hindi naman tayo pupunta ng Amerika, magtatayo tayo ng sariling altar. Hindi naman ganun. No? Kumbaga, sabi dun sa Matthew 6.33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Dito pumapasok yung prinsipyong yun na kung sa lahat ng gagawin mo, unahin mo ang Panginoon, sigurado, hindi magugulo ang buhay mo. Diba? Sa present time natin, unahin mo ang pagsisimba ng Linggo, pag-atin ng Bible study, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pakipag-fellowship sa kapwa mo, Kristiyano. Lalakas ka, lalago ka, at nagbibuild ka ng altar para sa Panginoon. Kasi hinahanap-hanap mo siya. Ito yung magandang ugali ni Abraham. Hinahanap-hanap niya yung Diyos. Imbis na magtayo siya agad ng malalaking mansion sa area na yon, diba? Naglagay lang siya ng tent kung saan siya pwede matulog, pero pinagkaabalahan niya yung altar. Sa buhay natin, kung unahin natin na mag-build tayo ng altar sa buhay natin, parang yung ginawa ni Tita Pepot, nalilito siya. Ang una niyang hinanap, hindi ko ano yung pinakamalaking mall sa LA. Diba? Ang una niyang hinanap, church. At napunta siya doon sa Panorama Church of the Nazarene na naging New Hope ngayon. Tama po ba? Yun po yun na naging New Hope ngayon, di ba? Ngayon nandito siya sa LA Philnas Nazarene. So, kumbaga, inuna niya, nag-build siya ng altar. Yeah, kasi kung minsan, pag hindi natin inuna ang Panginoon, sa totoo lang, doon nagkakawindang-windang ang buhay natin. Yan. How about the others? Paano niyo inuna? Yan magandang tanong. Paano niyo inuna ang Panginoon? Kung sakali mang hindi, ano nangyari? Ba't nagkamali? Di ba? Parang ganun. May gusto kayong i-share or something? Ano nangyari nung inuna niyo yung Diyos? Ano nangyari kung nung ginawa niyo na lang siyang secondary sa buhay niyo? Anybody po? pwede ako po. Make sure. Yeah. Yung tungkol po the seek first the kingdom of God, di ba ang
di ba si God palagi pong sa puso natin? Mm-hmm, mm-hmm. Di ba, I think we need to seek first our own self, yung heart natin, kung anong laman ng puso natin, kung nandoon ba si Lord o mm-hmm. just for the worldly life ang gusto natin. Ano? Kasi hindi tayo pwedeng sumamba sa dalawang bagay, either mm-hmm. si Lord or ang mundo. Mm-hmm. Yan ang nakalagay sa Bible. Kaya lang talaga, dahil sa tawag ng pangangailangan at saka marami tayong nakukompromise tayo palagi. Kaya mm-hmm. ang nangyayari na marami tayong napapalpak na bagay sa buhay natin. Mm-hmm. Kasi hindi natin sinik si Lord agad. Mm-hmm. Seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Talaga mm-hmm. pong totoo yun. Pag talagang inuna natin lahat ang Diyos at pag meron tayong binalak sa buhay natin na lahat inaalay natin sa Kanya, nakikita mm-hmm. talaga ng Diyos kung ano yung puso natin na ang lahat ng plano natin hindi para sa atin, kundi para sa ibang tao. Yung para sa ibang tao, alam ng Diyos na para sa Kanya. Dahil pag sinabi mo na para sa ibang tao, sabi nga ni Lord, kung sino yung pinakain mo. Kung sino yung binihisan mo, binihisan mo ko. Mm-hmm. Ay, yun ang palagi kong... Hello, tita. Naputol siya. Naputol. Yeah, siya. Siya. Sir Marian. Okay. Oh, sige. How about the others? Ano masasabi niyo sa pag-build muna na altar or pagsisik muna sa Panginoon? Anybody? May dadagdag pa doon kaysa sinabi ni Sister Marian? We must seek first the kingdom of God. Yes. Yeah. Kasi yung nangyayari, ano, kapag, yun nga, nasabi ni Sister Marian, minsan inuuna natin yung and all these things, no? Shall be added unto you. Pabaliktad. Pabaliktad, ano? And later on, we will seek the kingdom of God. So, baliktad yung nasa isip ng mga iba, no? So, if you are a child of God, you always put Christ or ang Panginoon sa lahat ng yung mga ginagawa. Pastor, madalas natin naririnig sa magulang natin nung araw, di ba? Oh, anak, mag-aral ka mabuti. Elementary ka pa lang, eh? Mabibingi ka nga eh. Mag-aral ka mabuti. Nung nag-high school ka, mag-aral ka mabuti. Nung nag-college ka, tapusin mong pag-aaral mo, mag-aral ka mabuti. In fact, hindi naman sinasabi ng magulang natin yon dahil para kulitin lang tayo. Yeah. Eh, rason kung bakit nila pinipilit na mag-aral ka mabuti. Is pamagitan ng pag-aaral, pag-equip sa sarili, lalakas ka eh. Dadami ang iyong kaalaman na magagamit mo sa masalimuot na buhay na to. Hmm. Ganun din ang Panginoon, di ba? Kapag ka, nag-aral ka patungkol sa Panginoon, inuuna mo siya palagi. Di ba? Nagugutom ka sa Kanya, nauuhaw ka sa Kanya, madami kang gustong maintindihan, madami kang gustong malaman. Diba? Para nakikita ko kay Kiko, diba? Si Kiko dalas nang umaate ng mga ano eh, mga activities, no? Kasi nauuhaw siya eh, nagugutom siya. So pag ini-equip mo 'yung sarili mo, kapag ka palagi mo na inaano 'yung inuuna ang Panginoon, 'di ba? Blessings, no? Will talagang follow you for the rest of your life. Talaga naman mag-uumapaw. Oo. Tita Marian, naputol ka kanina. Sorry po. Nalobat. Okay lang po. Okay lang. Okay. May dadagdag pa kayo, tita? No, that's okay, Pastor. Nalobat ako. Eh kasi, yeah, inano ko ng headphone kasi masyado marinig ka, nilagay ko sa headphone. Okay lang po. Siguro sa present time natin, ano, kumbaga, bigyan natin ng pagpapahalaga talaga ang pakipagniig sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Yung prayer life natin, pagyabungin natin, kaya nga, meron tayong prayer breakfast. Tinuturuan natin ang mga tao na manalangin. Diba? Meron tayong walk through the Bible para i-encourage sa mga tao na unahin ang Diyos, na alamin ang sinasabi sa Biblia. Meron tayong Sunday fellowship. No? Meron tayong ganito, mga Bible studies. Kung saan pwede tayong lumago. Hindi lang para lumago, kundi lumapit sa Panginoon. Magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. So... Ayan. Altar, Pastor, it's very important yun. Yung altar na meron kang place na quality time talaga Yes. na yeah, sinisave mo para sa Kanya. Mm-hmm.
Devotion is very important also. Sa lahat ng bagay na pwedeng magpapalakas sa iyo, no, bilang isang Kristiyano, mas lalapit ka pa sa Panginoon, 'di ba? Mas madaming mas malaki ang tsansa na mas maging maunlad ka bilang Kristiyano. Ayan, pumunta na si Abraham sa Egypt, Pastor. Ito na yung pagkakamali niya. Ayan, ayan. Abraham, ito na. Oo. Okay, assign po natin uli. Ano? Mm. So, doon po sabi niya, nagkaroon po ng famine. Famine. Parang ito yung part 1, Pastor. Eh. Mm. Diba? Nagkaroon ng famine, kung nasaan sila, naalala niyo yung time na nandun sila sa Canaan, nagkaroon din ng famine. Kaya napilitan silang pumunta ng Egypt. Yeah. Part 2 na pala yun. Ito na, nangyari na pala to noon. Yung part 1. Yeah, kasi ang Egypt, during those times, parang Amerika. Sila yung leading nation. No? Parang madami. Ito yung oasis, ano? Oasis. Yes, oasis sila. Yeah, madaming talagang nagpupunta doon. Yeah. So, ano nangyari, Pastor? There, no? So sabi niya dito, pumunta na sila ng Egypt. Mm-hmm. Siguro napaka mainit doon sa lugar, walang tubig, walang there's no agricultural land, no? Makikita natin. Mm-hmm. So dito kaya nabalitaan siguro nila, oh, there's a green pasture on that other side, no? So they stayed there. Mm-hmm. For a while. No? For a while. Take note of that, for a while. Mm-hmm. Because the famine in the land was severe. Mm, so, yun po. Lang. So, ano po yung nyo dito, makikita nyo dito? There was a famine in the land. So, mm-hmm. Abram went down to Egypt, no? To stay there for a while because the famine in the land was severe. Mm-hmm. Para ano? Na-test po si Abram dyan. Mm-hmm. Yung faith niya na test niya. Oh, meron ni si Sister Elvia, no? Yeah, nakita ko lang po na ano. Ano? Ang insight mo, meron kasi nasabi. Oh, kasi po na-test na, matetest po yung faith ni Abram dyan. Ah, matetest. Yes. Makikita na dito. Okay. Mm-hmm. So dito ay titingnan daw, sabi ni, nakita daw ni Sister Elvia na dito na masusubukan kung tatayo or maninindigan. Tama ba yun? Maninindigan si Abraham sa kanyang pananampalataya o pagtitiwala niya sa Panginoon, no? So, dumating na mayroong kumbaga pagsubukan, no? He was tested. Okay. Sir, may si-share daw si Sister Minnie. Sister Minnie, okay. So, I think that time it's a more of a survival mode. Kay Abraham. Siyempre, gusto niya mag-survive. Eh. It is famine. Eh. So, kumbaga, yung natural tendency ba natin as human is to survive. So, sometimes we make wrong choices kasi we want to survive, di ba? So, there are some things in our life na like probably in our case like sa states, diba, I was hired as a teacher, then eventually nag-change yung visa from J1 to H1. Sometimes you want the easiest route to get a green card. So sometimes we make mistakes because we know that is right because we want to survive. Same thing with Abraham. He just want to survive. Not thinking na he will compromise yung kanyang faith na dadaan siya ng Egypt para mag-survive kasi plentiful, prosperous ang Egypt. And at the same time, ginamit niya yung asawa niya, which is actually his sister, just to survive. So, it was really a great trial. For them na na-experience nila. And I guess it really takes a lot of faith and acknowledgement na, I mean, if you made a mistake and you went on the wrong route, I mean, the Lord will acknowledge it and still bless you despite of the things that you did wrong. Yeah. Okay.
Thank you, Sister Mini. Thank you po sa insight na yon na ano. Kasi you wanted to add something, Sister Elby? Kasi kung okay. Babasahin po yan, parang nakita po niya na may danger. Mm-hmm. Kaya po siya nag-lie eh. Kasi alam niya may danger kung hindi po niya sasabihin na sister niya o, ano ba sabi niya ba? Sister niya ba? Sister. Sister niya si Saray. Meron pong danger na kakaharapin niya. Because what? Mamamatay siya, papatayin siya. Kung they will kill him. Oo. Okay. Kumbaga tayo pong lahat dito makakapag-identify sa kanya. We're not saying na tama yung decision niya dahil talagang obviously mali. Pero if there's makakapag-identify tayo eh. Kasi nga sa mga sitwasyon natin sa buhay, gagaya dito sa Amerika, meron tayong mga desisyon na ginawa na hindi naman talaga sumasang-ayon ng Diyos sa desisyon natin. Eh. Mm-hmm. Di ba? Pero, ang ano dito, ina-identify natin sarili natin kay Abraham. Kasi nga, base sa sinabi ni Sister Mini, parang instinct mo, gusto mo kasing mag-survive. Mm-hmm. Diba? Pagka tumaas yung tubig, automatic, diba? Makikita mo yung daga, unang papanik yan. Kumbaga, gusto nila mag-survive eh. Diba? O yung mga ipis, gusto nila mag-survive. So tayo rin, kapag may mga danger around us, na tipo mamamatay tayo o may gustong pumatay sa atin, instinct talaga, gusto natin mag-survive. Pero ito nga, yung magandang aral eh. Madami pa kasing pagkakataon sa buhay natin na malalagay tayo sa alanganin at kailangan natin mag-decide. No, base dapat doon sa wisdom ng Panginoon, hindi sa wisdom natin. Obviously, itong si Abraham, gumamit ng wisdom niya. Ah, okay. Ito tal, half-sister kita. Nakurso na daan ka ni Pero. Pakisabi na lang na half-sister kita. Somehow, white lie lang naman yon. Kasi totoo naman eh. Half-sister niya yan eh. Half-sister po niya. Oo. So, eh, ang problema naman, hindi pa rin naayon doon sa gusto ng Panginoon. Diba? Kasi kung si Abraham sana humingi siya ng tulong sa Diyos, diba? Inuna niya yung Diyos na bago siya nataranta, bago siya nag-create ng sarili niyang wisdom, na nalangin muna siya, Lord, paano ba to? Mapapatay ako kasi ang ganda naman kasi kagandahan tong asawang binigay mo sa akin. Eh, nakurso na dahan. Baka pwede mo akong iligtas. Eh, hindi naman bingi ang Diyos para hindi ka pakinggan. Tsaka tandaan mo, siya ang tumawag sa iyo eh. Diba? Bakit kanya ipapahamak? Mm-hmm. We need to develop our obedience, our trust, our faith sa Panginoon. Yeah. And this time, sumablay si Abraham. Ngayon, nakaka-identify ba ako kay Abraham? Of course, kasi may mga decisions ako in life parang Abraham. Kumbaga, ginamit ko yung sarili kong wisdom. Hindi ako humingi ng tulong sa Diyos. Diba? So if there's one thing na take away ko dito, kailangan sa lahat ng pagkakataon, kung magkakaroon ako ng mga crossroads, sangandaan, magde-decide ako, pupunta ba ako sa kanan o pupunta ba ako sa kaliwa. Bago ako mag-decide at gamitin ko yung sarili kong wisdom, I need to ask the Lord. Diba? So lalo na ngayon sa simbahan, hindi po pwedeng magde-decide ako bilang senior pastor based sa kapritso ko lang o gusto ko lang. I need to ask the Lord. Saan kami pupunta, Lord? Kakanan ba kami? Kakaliwa? Kasi pa nagkamali ako, hindi lang ako magkakamali. Buong simbahan. Naintindihan natin yung laki ng responsibilidad. Mm-hmm. Ganun ka rin. Pag nagkamali ka, hindi lang ikaw magkakamali. Pati yung anak mo tatamaan. Pati yung mga anak ng anak mo tatamaan. So, importante itong pagdinig muna sa wisdom ng Panginoon bago natin gamitin yung wisdom natin. Diba? Yan. Sino ba dito nakaka-identify kay Abraham na maganda ang asawa? Ayan po, na problema tuloy. Parang ako yun. Di ba Sister LD? Sister yes, siyempre naman. Okay. It's good. So, wala na pong magdadagdag doon? So Pastor, justified yung pag, ni Abraham? Hindi po, wrong po, mali po. Hindi po, tita. Mali. Justify. Mali siya, mali. Pero we can identify. Kasi may mga mali rin tayong mga decision sa buhay. No, pero paano nangyari kay Abraham? Kinorek siya ng Lord,
inamin niya ni mali niya, 'di ba tayo rin? Kinorek tayo lang, Lord, o mali yung discovery mo, mali yung decision mo. And then we acknowledge our mistakes, then blessings were poured out. Kasi pansin nyo, sa verse 16, umulan pa ng blessing eh. Imbis na patayin siya, umulan pa ng blessing eh. Yeah. Di ba? Okay. Okay. So dito po makikita natin na faith must prevail over fear, no? Na huwag tayo pong pangunahan ng takot. Mm-hmm. Tayo po ay manampalataya pa rin sa Panginoon. No? Kagaya sabi ni Pastor, when you are thinking about doing something on your own, mm-hmm. you better consult the Lord. Amen? Mm-hmm. Na when you are in fear, na iniisip mo, gagawin mo nalang sa sarili mo. Mm-hmm. So have faith, no? And mm-hmm. the Lord will direct you. Also, Pastor, ask godly counsel from godly people. Yes. Kasi yung mga katulong yan eh. Oh. Yeah. Ano bang gagawin ko dito? Nalilito ko eh. Dadayain ko ba to o ano? Dadayain ko na lang para mas mabilis, para mas maayos, para mas maganda yung kita ko sa negosyo or ganun ganyan. Ito ta, lahat naman ginagawa, corrupt. Corrupt na lang din ako. Wala naman siguro problema yun, di ba? Kumbaga you surround yourself with godly people. That's why fellowship is very important, no? Discipleship is very important because there are some voices who can redirect you na doon sa mga mali na pamara. Siyempre, with the guidance of God. Mm-hmm. Okay. Kaya iniikayat ko po kayo na meron na po tayong discipleship niyan. Very soon, no? Coming soon. Coming soon. And actually, it's already in progress, kumbaga. Mm-hmm. Kaya kung kayo po ay sa panahon ito talagang nangungusap na ang Panginoon, no? Either in the environment, in our surroundings, in our personal life, I believe this is the time, no? Siguro itong example ni Abraham nangungusap na rin sa atin ang Panginoon. Mm-hmm. Maging tapat na tayo, maging maging mainit tayo sa Panginoon at unahin natin yung mga nadinig natin mga patotoo, no? Unahin natin ang Panginoon, no? Kung ano yung mga makikita natin na dapat nating gawin, no? Sa iglesia, sa mga Bible study, sa mga gawain, no? Tayo po ay maging busy sa Panginoon. Okay, nasaan na tayo, Pastor? Verse? Sir, meron lang ako napansin dito sa verse 14 and 15, no? Yeah. Medyo na-intriga lang ako. Sabi dito, when Abram entered Egypt, the Egyptians saw the woman was very beautiful. Beautiful. Yeah, kahit 65 na yan, si Sarah. Yeah, di ba? So, Pharaoh's official saw her and praised her to Pharaoh. So, itchinismis na. Nako, Pharaoh, may magandang babaeng dumating. Alam niyo naman, what the king wants, the king gets. Di ba? So, the woman was taken to Pharaoh's household. Okay, ang ibig sabihin po nito, ay ginawa siyang asawa ni Pharaoh. Ilagay niyo po yung sarili niyo sa posisyon ni Abram. Diba? Kumbaga, yung asawa mo, kapiling ng ibang lalaki para maligtas mo lang yung sarili mo. I'm sure nagkaroon din ng depression moment itong si Abram, eh, di ba? Kasi how can you think na yung asawa mo eh nandun sa ano sa na kay Pharaoh, 'di ba? So siyempre nalungkot din itong si Abraham, 'di ba? So sabi dito dahil dito si Pharaoh, no, he treated Abraham well, no, because of her, and Abraham acquired flocks and herds, male and female donkeys, male and female slaves and camels, 'di ba? So mapapansin niyo dito na kumbaga kahit na pinalitan ni Pharaoh, pero teka, asawa mo 'yung kinuha, eh. Mahal mo 'yun eh. 'Di ba? Ewan ko lang, nakita ko dito siguro nagkaroon din ng matinding kalungkutan si Abraham nung kahit na binigyan pa siya ng donkeys, ng mga male and female slaves, ng camels, 'no? Malungkot eh, kasi may kinuha sa iyo na sa'yo, alam mo, na binigay sa'yo ng Panginoon.
Di ba? Minsan nga, umalis lang yung asawa mo, nalulungkot ka na, namimiss mo na, di ba? Eh lalo pa kaya na kinuha ng Pharaoh. Di ba? At dito, sa tingin ko lang, ha, sa tingin ko, nagkaroon ng pagsisisi si Abraham. Eh. No? Maaring nanalangin siya, Lord, parang mali ako. In-acknowledge niya yung mali niya. Kaya sa verse 17, gumalaw na yung Panginoon. Di ba? Mm-hmm. Sabi niya, the Lord struck Pharaoh and his household with severe plagues because of Abram's wife, Sarai. Naapektuhan na sila. Nagkaroon na ng plague. No? Baka nagkaroon na ng COVID-19 noon. Di ba? So sabi dito, so Pharaoh sent for Abram and said, no, what have you done to me? No, bakit mo sinabi na asawa mo to? Di ba? Sabi niya, bakit mo sinabi na bakit di mo sinabing asawa mo to? Ba't mo sinabi na kapatid mo siya? So kaya kinuha ko siyang bilang asawa ko kasi sinabi mo, kapatid mo siya. Sabi niya, eto na yung asawa mo ulit. Kunin mo siya at umalis kayo. Di ba? At sabi niya dito, then Pharaoh gave his men orders about him and they sent him away with his wife. And all he had. Wala namang kinuha sa kanya. So kumpleto pa rin siya. Nakita niyo yung balik ng Panginoon, no? Kasi dito walang sinabi and Abraham repented and Abraham asked for forgiveness and Abraham nagsisi dahil binigay niya asawa niya. Wala naman eh. Pero dito, no, may divine intervention na ang Panginoon. Siya na yung gumawa ng paraan para ibalik kay Abraham yung asawa niya. 'Di ba? Yes, kasi nga meron destiny si Abraham. Sa kanya manggagaling si Jesus Christ. 'Di ba? So pwede ikaw kung magtanong eh, no? Go ahead. Mostly po ano eh, you know, like syempre si Abraham kung ano yung ginawa niya, kung ano yung naramdaman niya. What if we look into sa side naman ni Sarah? Yan, ano kaya ang naramdaman ni Sarah? Ay, masakit. At saka, I know. At saka parang nag-intervene ang Diyos. You know, binigyan sila ng plague, whatever. You know, ang sabi sa Bible, because of Sarah. Mm-hmm, mm-hmm. So, hindi dahil kay Abraham. So, kumbaga, ang pinagtanggol ng Diyos si Sarah. Mm-hmm. That's a good point. Sabi dito, but the Lord struck Pharaoh and his household with severe plagues because of Abram's wife, Sarai. Baka si Sarai naman ang nanalangin. Yes. Lord, hindi ko naman expected dito na, hindi ko naman deserve to. Itong asawa ko, medyo may kalokohan, binigay ako. Kumbaga parang, parang wala lang magawa si Sarah kasi syempre babae siya sa kultura nila. You know, ang babae parang you know, mas lower sa mga lalaki, ganyan. Hmm. But she still obeyed. Hmm. Walang nakasulat sa Biblia na nagreklamo siya. Yeah. You know, parang ganun. So, she probably just nanahimik, nagpray, ganyan. So, parang, para mas gusto ko yun, Pastor Tina, kasi dito, halimbawa, sa verse 16, di ba? Wala naman dito, in between ng verse 16 at verse 17, wala naman sinabi dito na nag-repent si Abram. Wala. Diba? Wala eh. Wala po. Diba? Baka sakali na si Sarai ay dininig ng Diyos. Diba? I think so. Diba? That's a good interpretation. Very good, very good. Diba? Kasi sumunod siya sa husband niya. Yeah, naging mabait naman siya. Oo, naging obedient siya doon sa husband niya kahit na yung husband niya nagkamali. Mm-hmm. And there are times talaga, kahit sa buhay natin ngayon, you know, may mga decisions yung mga lalaki na parang hindi naman tama. Naku, madalas. Tapos pag minsan yung babae yung ano, alam mo yun, so parang ganun. So ibig sabihin dito, equalizer talaga ang Panginoon. Hindi siya natingin na ang babae, babae, lalaki, lalaki. Maga dininig niya si Sarai siguro. Halimbawa, sabihin natin na nalangin si Sarai. Lord, di ko naman deserve to. Akalain yung ipamigay ako ng asawa ko. Ang
sakit kaya nun para sa aming mga babae? Yeah. Oo, ipamimigay kami. Ano mararamdaman mo, Sister LB, kung ipamigay kami, Pastor Mark? Di ba? Hindi po kayo magaganda kami, Pastor. Di ba? para lang siya namigay ng tuta, yung gano'n. Oo nga, eh. Wala na, finish na. Oo. Parang wala lang. Yeah. Kasi diba? Gusto niya sagipin yung sarili niya. Diba? Parang inisip lang niya yung sarili niya nga eh. Yeah. Oo, tapos hindi niya naisip yung feelings ni Sarah. Ganun. Mm. Alam mo yun? So, parang, ayun. Saray. Abraham, saka Saray. Baka akala nila ba si Sarah Heronimo yung sinasabi? Yeah, ayun. At saka yun nga, yung nakasulat sa Bible na, you know, yung submissive. Mm-hmm. Parang isang napakagandang example si Sarai, mm-hmm, as a submissive wife. Yeah. Kumbaga, dinaan na lang niya talaga sa prayers. Mm-hmm. Kaya, nagwapo yung pero. Eh, kahit nagwapo yung pero. Hindi. Ano ba? Nagwapo yung pero. May mga anak na sila. May mga ano na sila. Alam mo yun. Kaya yun lang po. That's a good perspective. No? Parang indecent proposal to eh, di ba? Go ahead, Tita Fepot. Basta may tatanong ako, curious lang. Dito sinabi, di ba? Sinabi ni Pero, why didn't you tell me she was your wife? Paano niya nalaman na nagsinungaling si Abraham na si Sarah pala yung asawa niya? Oh, walang specific po, no? Pero kanina, nababanggit nga natin nung sa tinanong ni Brother Onad, na sinabi natin na the Lord, kumbaga, the Lord can speak to you through audible voice, parang noong unang panahon, katulad ng ginawa niya kay Abraham. The Lord can speak to you through dreams, or the Lord can speak to your heart, to your mind. There is always a way that the Lord will communicate to you na Pharaoh, hindi mo asawa yan. Ibalik mo kay Abraham. Hindi nakasulat, pero merong pagkakataon ng Panginoon. Ako siguro, ako lang, kung akong tatanungin, siguro maaari through dreams. Di ba kasi naalala niyo yung si Pharaoh na sa time ni Moses, to dreams niya naman, di ba? Dreams naman yung, ano, usually, di ba, mga dreams, mga ganun. Ayan, that's, magandang point din sinasabi ni Sister Minnie. During those times, may mga counsel silang wise men. At yung nagdala sa kanila ay wise men na mga advisors niya, dinala si Sarai sa kanya, pero maaaring sila rin na nakaalam. At sinabi kay Pharaoh, nako Pharaoh, sablay yung dinala namin sa inyo. Kaya tayo may mga plagues ngayon, may mga plagues tayo, may mga sakuna, may mga ganitong disaster, dahil yung Diyos niyan, gumagante para sa kanila. I'm sure merong reason, merong way kung paano pinadala sa kanila yung gusto ng Panginoon ng mensahe. Mm-hmm. Okay. Mm. Wow. Ano, Brother Onad, ang hirap na maganda ang asawa, no? Oo, hirap. Di, Pastor, tsaka ano, in reality, hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Oh, yeah. Nangyayari pa rin. Reality, nangyayari pa rin yan. Oh, kasi may mga tao na, kumbaga, para maproteksyonan yung sarili nila, o ano, minsan binibenta yung ari-arian, binibenta yung gamit. O, kumbaga, may mga maling desisyon sa buhay, di ba? Not necessarily asawa mo ibenta mo, pero ibig sabihin, may mga pagkakataon pa rin na maling desisyon natin, di ba? At eventually, kumbaga, inaayos tayo ng Panginoon. Yeah. Yeah. So, takeaway. Pastor Bert, pa-takeaway na tayo. Okay. Na tayo? Yun ang gustong magsimula. Ano yung sa mga kwentong pinag-usapan natin, ano ba yung takeaway mo dito sa The Call of Abraham? Panawagan kay Abraham. Okay. Ano ba yung takeaway mo dito? Yung gustong manguna. Yan. So, takeaway. Takeaway na tayo. Ayan. Next time daw ang ibenta yung asawa ng lalaki. Wala nang kukuha. Diyan ka na lang. Bargain daw ba? Okay. Pastor, mahirap din magkaroon ng asawang guwapo.
Ay, hello, no. Sa ano, Aba. Hindi asawang babae. Oo, alam na alam ni Sister Elby yan. So, ano eh, sabi nga, ang ganda ay may blessing at saka merong hindi, may disadvantage. Kaya ako sa iyo, Ate Elby, humanap na ng pangit at ibigin mong tunay. Kaya palang ginawa ni Andre yun. Pero pastor, yung isamini, mag-start ka na ng takeaway. Takeaway. Tatawa talaga. Anyways, I believe in finding God's will. Like, praying for you, Doctor. In finding God's will, it doesn't mean na kasi pwede ang options mo parehas tama eh. Alam mo yan? Parehas logically correct. Madi-differentiate lang siya na tama yung will na yon ng Lord if you have peace of, if you have the peace of God. Ayun yung ano din eh, equalizer din eh. Kasi kung wala kang peace, wala kang nininervyos ka, alam mo yun, nag-aalala ka, kahit na logically right siya at saka correct, deep in your heart, you know, there's something wrong. Hindi yun ang will ng Lord. Yeah. Amen. Oo. Dapat may kapayapaan daw sa puso. Oo. Kapag magdidesisyon ka, oo. Pagka there's something wrong na parang pumipigil sa'yo, eh, teka muna. Magbigay panahon ka mag-isip-isip at maghintay. Di ba? How about the others? Pastor. Go ahead, Patita. Mas lalo kang kayong gwapo sa haircut ninyo. Yan yung sinasabi ko na nga ba. Naluko na. Maganda. Amen, amen. Brother Ronald, ang bait niyo. Makaibenta ni Sister Eden yan. I'm grateful to you all the time, Brother Ronald. Amen. Thank you. Tita Amy, ikaw, anong takeaway mo? Anong takeaway ko po? Ang ginawa ni Abraham na inuna niya ang Panginoon, nag-build siya ng altar. So, yes. sa heart ni Abraham, tunay nga siya na talagang ang faith niya sa Panginoon ay nandoon. Na lahat ng lahat ng gagawin niya ay sinurrender niya sa Panginoon. So kung nagkaroon man siya ng mali sa ginawa niya, sinave pa rin siya ng Panginoon dahil alam ng Panginoon ang puso niya. Mm-hmm. Amen. Maganda kasi yung ano niya eh, no, yung kanyang president eh, nagtayo ng altar eh. Yes. Tablis ng relationship sa Panginoon. Ganun din tayo kapag maayos ang relasyon natin. Along the way, nagkamali tayo ng desisyon, ibabalik pa rin tayo ng Diyos na sa altar. Diba? Yes. Amen. Ako rin, yun din ang take away. Gusto ko rin yung ginawa ni Abraham na yun. Kung hindi niya inuna ang Diyos, tapos sunod-sunod na yung palpak na desisyon niya, wala na, lulugmok mo siya. Diba? Yeah. Which is na-experience sa maraming tao ngayon. Diba? Thank you, Tita Amy. Mm-hmm. Tita Pepot, kayo? Ako, Pastor, ang takeaway ko, totoo yung sinasabi natin na pag meron tayong mabigat na dapat na gawa ng desisyon, hindi tayo magre-rely sa sarili natin. Amen. We need godly counsel. Mm-hmm. Kasi yun ang parati siya sabi sa akin ni Faith, Mama, pagka meron ka mabigat na desisyon, mag-seek ka sa mga pastor mo. So, nung nasa New Hope ako, marami akong dinaanan, marami struggle. Ang tiyatakuhan ko si parati si Hansel tsaka si Pastor Dondi. Amen. Amen. So, yeah. Kaya talaga importante ang godly counsel, ang mga pastor natin. Amen. Amen. Thank you, Sister Pepot. Ako, I agree with that. Oh, kailangan natin, ang mga, palibutan natin ang sarili natin na mga Kristiyano. Oh, siyempre, hindi naman perfecto lahat, pero ibig sabihin, malaki ang chance na makikinig sila sa Panginoon kasi Kristiyano sila. Yeah. Tsaka mapupunta tayo sa right direction, Pastor. Amen. Amen. How about you, Brother James? Diyan pa ba si Brother James? Brother James?
Oh, sige, skipan muna natin si Brother James. Ikaw muna, Brother Ronald. Take away. Pastor, dami ko natutunan ngayong gabi na to. Mm-hmm. Una yung ano yung una kong tanong kanina, 'di ba? Kung paano natin malalaman na nakipag-communicate sa atin yung Panginoon. Mm-hmm. 'Di ba? Yung sinabi mo nga kanina ngayon nabanggit nga nila tsaka yan yung ano natin. True ano eh. Sa part una kasama rin sa panaginip, mm-hmm. sa puso at saka sa pag-iisip. Mm-hmm. So, maraming way na kung paano nagpaparamdam ang Panginoon. Mm-hmm. Kung paano natin kung paano paraan ang pagiging yun ang communication sa kanya. Mm-hmm. Hindi lang din sa actual voice pero doon sa paano doon sa kung ano nasa puso natin. Mm-hmm. 'Yun. Yeah. Tapos yung kay Abraham, although 'yan, talagang hindi siya binitaw ng Panginoon kahit na nagkamali siya eh. Yeah. Kumbaga sa electronics pastor eh, nasira na, ni-repair na, nasira uli. Mm-hmm. Kumbaga alam mo na kung saan ka babalik. Yes. So, yun. So, tsaka, siguro kailangan kong balikan ulo yung Genesis na yan. Marami. Mm-hmm. Pero mukhang very interesting yung sa simula pa lang. But yes. Anyway, marami kang natutunan, Pastor. That's a good one. Brother Ronald, pwede rin mangusap sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng praise and worship. Yes. There were times sa buhay ko na nangusap sa akin ng Diyos, praise and worship time, kumakanta ako, yung lyrics, nangungusap sa akin na parang si Lord talaga nagsasalita sa akin. So, iiyak na ako, hindi ko na alam ano nangyayari. Yeah. Kaya praise God for the worship team kasi you're doing a great job kasi nire-ready niyo yung puso ng mga ng mga tao. Yeah. True preaching din, di ba? Nangungusap ang Diyos sa atin, di ba? Kaya minsan madami nagagalit sa pastor. Eh. Bakit alam mo yung nangyayari sa buhay ko, pastor? Wala naman kinalaman, pastor. Nangusap lang yung salita ng Diyos sa buhay natin, di ba? Minsan nagdadrive ka lang, may nakita kang malaking billboard, di ba? Nangusap ng Panginoon sa iyo. Yung eksaktong sentence na yun na gusto niya ipatid sa iyo. Ano mga madaming paraan, mabait ang Diyos. That's true. Yeah. That's true. Marami ko natutunan ngayon. So, alam ko na kung paano. Yes. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Brother Ronald. So, panibago ka na namin classmate every Friday. Welcome to the class. Isipin mo, inabot tayo dalawang oras. Saka, Pastor, madagdag ko lang. Importante talaga sa service. Kailangan pag-attend ka ng Sunday service, umpisahan mo sa praise and worship. Kasi yung iba darating nasa sermon mo. Diba? Importante. Kasi yung sa praise and worship, pinipiperang heart mo eh. Mm-hmm. Amen, amen. Yeah. Sister Mary Ann, kayo po, take away. Sino si Sister Mary Ann? Sister Mary Ann, naka-mute po kayo. Naka-mute po kayo, Sister Mary Ann. Sakin po yung pag-pinramis ni Lord na i-bless tayo dahil mga anak niya tayo. Sa una pa lang, alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin eh. Dahil alam nakikita niya lahat ang biyan na hindi natin nakikita. Alam ng Diyos na magkakamali tayo. Alam ng Diyos na magkakapalpak tayo. Alam ng Diyos na hindi tayo perfecto, na we are weak. Ang hinaantay ng Diyos, yung pag nagkamali tayo, babalik at babalik tayo sa Kanya. Dahil once na, sa aking experience, once na na-experience natin ang love ng Diyos, hindi po pwede hindi tayo babalik at babalik sa Kanya. Dahil napakasarap ng love ng joy, everything, lahat ng nasa piling tayo ng Diyos, hindi natin makikita sa ibang worldly light na minsan na nadadapa tayo. Kaya siguradong babalik at babalik tayo. Yun ang na once na promise niya. Amen. 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 He never forsake us. Amen. Thank you, sister. Salamat po. Pastor Tin, ikaw, anong mo? Take away. Baka si Conrad may take away din. Tumarap ka ng pangit at ibigin mong tunay, sabi niya. Joke. May takeaway ka daw ba? Yun.
Uy! Ang sa akin naman po, ano, yung dun sa tanong po ni Kuya Onad na ano yung, kung maririnig mo pa rin ba yung boses ni Lord, parang ganun. Ako kasi na-experience ko yun, dalawang beses actually. Nung una, dun sa dati kong church, nung kinuha ni Lord yung pastor namin, sobrang lungkot ko kasi siya yung parang tatay-tatayan ko dito. Mm-hmm. Tapos, lahat ng mga gusto kong malaman about kay Lord, tinatanong ko sa kanya. Kasi marami siyang alam eh, pastor. So, I've served the Lord with him for 6 years. Kaya parang anak-anak na rin ako, parang ganun. So, lahat ng mga tanong ko, sinasagot niya. So, sobrang lungkot ko nung kinuha siya ni Lord. So, there was this time, nung namatay siya, na umalis ako ng church. Kasi hindi ko kaya na pumunta ng church, tapos wala siya, parang ganun. So, nagpunta ako ng ibang church. Tapos, nung nagpo-pray ako, iyak ako ng iyak kay Lord. Tanong ako ng tanong, bakit mo siya kinuha? Kasi parang ano eh, para sa akin, nawalan ako ng tatay, nawalan ako ng mentor, parang ganun. Tapos sinagot ako ng Diyos, narinig ko, audible sa akin. Sabi niya, I will be more of a father to you than he was. So after noon, nung narinig ko, kumbaga parang may peace. Yung sinasabi rin Tita Mini kanina, may peace. Kapag ka, alam mo, ang Diyos ang nangusap sa'yo kapag ka may peace ka sa heart. So, yun yung naramdaman ko. After noon, hindi ko na kin-question si Lord. So, kaya yung ano, kaya nagpatuloy ako sa Christianity. Kumbaga, parang ganun. Kasi, nagpakilala na sa akin ng Diyos eh, na siya yung tatay ko. Parang ganun. So, ayun. At saka, pangalawa is, kung bakit ko naging asawa si Conrad. Kasi sinabi ng Diyos sa akin na si Conrad. Parang ganun. So, may mahabang storya pa yon. Pero siguro next time kukuwento ko sa inyo. Pero ayun, kung bakit si Conrad ang napili kong asawa. Kasi si Conrad noon, nung nakilala ko, magagalitin yan eh. Depressed sa buhay yan. You know, yung mga ganun. Tapos, sinabi ng Diyos sa akin na si Conrad ang dapat kong mahalin. Kasi ako noon, I was looking for somebody na magmamahal sa akin eh. Oo nga. Yung gusto ko, yung ako yung mahal, alam mo yun? Eh pero baliktad si Lord eh. Sabi niya, hindi, siya yung binigay ko sa'yo na mahalin mo. Parang ganun. Kaya, no questions asked, si Conrad ang ano. Binakuran ko na si Conrad. Kinandado ko na si Conrad. Sa akin ka. Parang ganun. So, talagang ano, nabakuran ka agad. Kahit mahirap, kahit masakit noon. Kasi palagi kami nag-aaway noon, ganyan. So, tiniis ko yun. Pero tinan mo naman ngayon, andito na si Erza, tapos may susunod na kaming isa pang baby, parang ganun. So, kung hindi ka nakinig, kung hindi tayo makikinig kay Lord, hindi natin mararamdaman yung blessings na ano. Parang ganun, hindi natin makikita yung blessings. So, ayun, kaya napaka-importante talaga na yung relationship natin kay Lord, unang-una, yun talaga dapat before yung relationship natin sa ibang tao. Kasi once na nakinig tayo kay Lord, mas malilesen yung pagkakamali natin sa buhay. Parang ganun. So, ayun, yun lang po. Napakwento na. Maalaala mo kaya. Thank you. Thank you. Tita Fe, kaya meron? Tita Fe? Tita Fe Dumok? Dito ang natutunan ko, Pastor. No matter what happens, as long as we abide in God, God is always faithful to us. He will always help and He will always give us peace. Amen. Amen. Thank you. Balik na natin kina sa Beverly Hills. Beverly Hills, kayo na magbigay ng inyong takeaway at isarado na rin sa ating prayer. Okay.
Ako po yung takeaway ko, oh, yung takeaway. nakikita ko po sa ating lahat na dumanas po tayo ng circumstances sa buhay. So I know God uses circumstances to reveal himself sa atin. Yun po yung nakita ko na ni-reveal niya sa atin. Yung mga bagay na ito, yung dumanas tayo ng mga pagsubok, marami pong pagsubok, maraming disobedient na ginawa natin sa Panginoon. Yet. And yet the Lord, ano po, hindi po siya, ni-reveal po niya yung pag-ibig niya sa atin, yung mahal niya tayo, na nandyan siya for us, hindi niya po tayo iniwanan. Mm-hmm. Katulad din po yung nangyari kay Pastora Tin, ganun din po yung nangyari dito. Ganun din. Ganun ba? Oo. The Lord really told me po, nakasakay ko lang siya sa jeep. Aba, hindi ko alam yun ah. Sabi niya, sabi sa akin, kasi po I was praying for someone. Kasi matigas po ulo ko eh. Sabi ko, I was praying for someone na yun ang gusto ko. Ayaw ko po yung sinabi. Hindi po ako nag-obey. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, that guy na nandiyan sa corner ng jeep na yan na nakasakay mo, he will be a part of your life. Sabi ko, no, Lord, no, no, no. Sabi ko, ayaw ko eh. Ayaw ko po talaga. Kaya, ayaw ko kasi. Kaya binakura niya ako. Ayaw ko talaga sa kanya kasi I was praying for someone. Yung pong anak ng boss ko, yun ang pinag-pray ko. Oh, issue, joke. Pero, kaya po ako, sabi ko, napaka ano po ng Panginoon, yung minsan, yung hindi mo po matarok yung kanyang ibigay sa inyo, mm-hmm, hindi mo po mag-grasp agad, mm-hmm, until you really seek the Lord and the Lord will really be the one to do everything. Yung lahat ng pong ways, gagawin niya. Although you are rejecting it, ayaw mo kasi because you have your own, just like po kay Abraham, meron po siyang sarili niyang ways. Mm-hmm. But if you will go the ways po ng Panginoon, the Lord will redirect you sa tama. Kaya po ngayon, na-direct po ako sa tama. Amen. Oh, wala si Sian, ha? Wala si Sian. Ang gwapo ng napangasawa niyo ngayon. Wala si Sian. Ano, Nald? Wala si Sian, ha? No return, no exchange plan. Kailangan ko mag-obey. Kailangan ko mag-obey. Or the Lord will not bless you. So you have to obey. So the Lord will bless you. Sabi so nga, nag-obey po ako. Ito. And the Lord is blessing. Kasi trust and obey for there's no other way. No return, no exchange. No refund. Mabait. Mabait naman si Pastor. No refund. Okay, praise God. Praise the Lord. Amen. Nakakalabasa na, Pastor. Okay. Where do I begin? Where do I begin? Praise God. God is good. Amen. 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 Yeah. So yung pong pangako niya kay Abraham, even at this present time, yun po ay applicable po sa lahat ng mga anak ng Panginoon. Kaya we become more wiser when we learn about the mistakes of other people. O kaya yung mistakes natin, no? It teaches us a lot, no? Sa pagkikinig lamang po namin sa inyo ay nagiging yung kaalaman natin, we become more wiser in the Lord. Kasi through those mistakes, we learn and we grow and we mature. At makikita din natin dito na yun nga, yung sa lahat ng bagay na gagawin natin, we must not be paralyzed by fear, but we must take that step of faith, no? Kasi alam natin, pinangako na ng Panginoon sa atin eh, that I will never leave you nor forsake you. And I will prosper you, sabi ng Panginoon. I have no intention to harm you, but to give you future. Kung talagang binabasa natin ang salita ng Panginoon, every time si Pastor meron siya tinuturo sa walk through the Bible, yung mga prayer natin, prayer breakfast, maliban doon sa Sunday natin, sa fellowship natin, I believe the Lord is His will is revealed already. Nangusap na ang Panginoon. Minsan tayo lang talaga na hindi natin binubuksan ng ating mga mata o yung mga tenga natin. But I believe the Lord is still speaking to us even today, na kahit na hindi man audible, no, through those dreams, through the very word of God, no, nandiyan yung
He revealed himself, no? Kasi the word manifest, no? Yan ang ating Panginoon mismo. So alam ko po na ang Panginoon talaga ay he wanted really a personal, intimate relationship with us. We must connect with God, no? Wala na pong mauna doon. Kaya kapag tayo nakakonect sa Kanya, yung pangako niya, di ba? Yung Kanyang blessing, sabi niya, I will bless you and I will make your name great and you will not only become great but I will bless you and your blessing will spill to others, mag-overflow yung blessing mo and others will see na sa through your light na pinagpapala ka ng Panginoon, His name will be glorified. Kaya yun po ang nasasabi natin na nakita natin kay Abraham na even though siya ay palpak na makikita natin, no, and yet God is faithful. God's love is really na stubborn. Hindi niya binitawan si Abraham kasi nakita niya kay Abraham na at the end of his life, no, ni Abraham ay makikita niya dyan na the holy nation and the seed that was promised, dyan lalabas ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya marami ang napagpala sapagkat sa linya niya na pinangako niya kay Abraham and yun nga na nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo rin na nabahagi na tayo na through acknowledging Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo na nanampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, maging sa panahon nito na hindi tayo bumibigay kahit na maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran, even this pandemic, no, na really, the Lord is calling our attention. No, through this, no, God is speaking to us. Kaya sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo magtiwala. At alam ko, all these things will pass away, no? Dadaan nito. At mananagumpay at mananaig pa rin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Praise so, God. Bago kayo mag-pray, teaser lang. Alam nyo ba, sa mga susunod pa nating Bible study, mapag-uusapan natin, inulit na naman ni Abraham yan. Mm-hmm. Binenta niya uli si Sarai. Yeah. At hindi lang yun, yung anak niya na si Isaac, binenta rin yung asawa niya na si Rebecca. Oh, yeah. Same stories. Ganun din, ayaw nilang mapahamak, sabi mo, kapatid kita. Mm. Okay, maniwala kayo. Kaya na, naipapasa ang ano eh, ang maling ano eh. Yeah, kasi kung ano nakita sa ama, yun ang gagaya ng anak. Diba? Yes. Transference of spirit yan eh. Kumbaga, hindi lang yun. Pagdating kay Jacob, dinaya niya yung kapatid niya si Esau. Ganun din. Di ba? So, okay. Excitement. Teaser lang yun sa mga susunod pang Bible study. So, parang ano yun. you have to study your word in advance para marami kayong ano, may share. Yes, amen, amen. Sige, Pastor, manalangin tayo. Sige po. Praise God. Maraming salamat sa inyong mga presensya nyo at sa ating pag-aaral. Alam ko, marami tayong natutuan. Amen. Kaya tayo po ay muli na kilalanin natin ang Panginoon. Siya ang pinagmulan ng lahat ng mga kaalaman, ang pagpapala, ang pag-ibig at lahat ng biyaya. Sa Kanya lang po. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya. Amen. So, dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat maging sa gabing ito na Panginoon na tunay na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay aming nasaksiyan at maging sa aming mga buhay, ito ay aming patuloy na nararanasan. Mm-hmm. Na tunay, O Diyos, Ikaw ay Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa iyong mga anak. Mm-hmm. Na kahit na kami, Panginoon, ay nagkakamali, Panginoon, kami pa rin ay inyong binibiyayan. Nang iyong biyaya, Panginoon, your grace, O God, is sufficient and enough, Lord God, para kami, Panginoon, ay manumbalik at tanggapin mo muli, Panginoon. Mm-hmm. Kaya salamat po, Diyos, na tunay, Panginoon, na ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na binigay niyo ang iyong bugtong na anak, mm-hmm, na si Jesus, na aming Diyos sa tagapagligtas, na tunay na ipinaranas niyo, Panginoon, na lubusan na kung gaano niyo ko kami kamahal. Kaya, O Diyos, nararapat lamang na, Panginoon, na sa buhay na ito, kahit na ano po ang aming mga mararanasan o dadaanan ng mga pagsubok, Panginoon, Ikaw pa rin, Panginoon, na Ikaw ang aming pagtitiwalaan. Mm-hmm. At hindi po sa aming kakayanan, patuloy pa rin, Panginoon, kami mananangan sa inyong biyaya, O Diyos. By Your grace alone, O God.
So salamat po sa gabing ito, Panginoon. At nawa patuloy, Panginoon, ng iyong pagpapala na igawan nyo sa bawat isa, sa bawat pamilya na aming kinabibilangan, maging sa aming mga kapatiran o Diyos na hindi namin nakasama sa gabing ito. Nawa, Panginoon, kayo rin ang kumalinga at magpala sa kanila at maranasan patuloy ang iyong mayamang biyaya. So, salamat po, Diyos, at muli, kayo lamang, Panginoon, ang nararapat na bigyan ng parangal at pasalamat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming hiling at dalangin. Tayong lahat ay magsabi ng amen. 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 And amen. 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 Picture taking. Picture taking. Erza! Picture taking po. Erza, Erza. James, nasaan ka na, James? Okay. Naku, nawala si Sister Mary Ann. Okay. One, Mary Ann. Two, three, smile. There you go. Huwag niyo pong kalimutan, sa linggo, meron po tayong barbecue tsaka Spanish sardine. Wow, okay. Last Sunday pala na, Pastor. Naka-white t-shirt po ba? White t-shirt po tayo. Tapos celebrate natin yung mga birthday ng mga July celebrators. Okay? So, invite po tayo. May power of one. Okay. God bless. Bye. God bless. Tomorrow, see you, Ersa. Bye.